yung karapatan sa pagsasalita, eh ito susuko kung may warrant ako. Isa sa mga pinag-usapan at hindi makakalimutang pangyayari sa buwan ng Oktubre ay ang pagpatay sa veterano at hard-hitting radio commentator na si Percival Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid. Oktubre at 3, dakong alas 8:30 na umaga, pauwi na sana si Lapid sa kanyang tahanan sa Las Piñas City nang ito ay tambangan at pagbabarilin ng riding in tandem. Agad bumuo ang NCRPO ng Task Force Lapid at hindi katagalan nang sumuko sa mga otoridad ang gunman na si Joel Escorial. Salaysay ni Escorial, kusa siyang sumurender sa kapulisan dahil nakita niya ang kanyang mukha sa telebisyon at natakot para sa kanyang seguridad. Dito, inginuso ng suspect ang dalawa niyang kasama, ang magkapatid na sina Edmond at Israel de Maculangan at isang alias Ordi. Ani Escorial, may nag-utos lamang sa kanila mula sa Bilibid para itumba si Lapid kung saan anim umano sila sa grupo na naghati-hati sa 550,000 pesos bilang kabayaran sa pagpatay sa mamamahayag. Habang gumugulo ang investigasyon, pumutok naman ang balita ang namatay yung sinasabing middleman sa kaso na si June Globa Villamor sa loob ng kanyang piitan sa Bilibid. Ilang araw makarang sumuko itong si Escorial. Ilang araw din ang lumipas, lumutang naman ang pangalan ni Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag na may kinalaman umano sa kaso. Si Bantag kasi yung itinuturong primary suspect sa pagpatay kay Lapid dahil ibinunyag umano ng yumaong mamamahayag ang umano'y tagwang yaman ng opisyal. Dahil dito, agad itong sinuspinde ni Justice Secretary Crispin Remulla upang magkaroon ng patas sa investigasyon sa Percy Lapid case at naharap ngayon si Bantag at iba pa sa kasong murder. Pero, buwelta ng suspendidong opisyal. Pero kung hindi tumalima si Boeing, si OJ na mag-step down, ay hindi ako susuko kung may warrant ako. Bakit ako susuko? Eh, dilinuto na naman nila ako. Pero pag wala si Boeing, yan, pwede na akong sumuko. Pero kung mayroon akong warrant, kung matuloy, eh, lutong-luto eh. Kaya nagpre-prepare din ako. Iginit ito na dapat magbitiw si Remulla bilang kalihim ng DOJ. Aniya, wala itong kredibilidad para siya'y arestuhin dahil ang kanyang anak na si Juanito Remulla III ay nahulihan ng kush o high-grade marijuana para kay Bantag. Diversionary tactic lamang ito ni Remulla para matabunan ng kaso ng kanyang anak na nahulihan ng illegal na droga. Hostage na wata nila si Dilima. Samantala, isa din sa mga gumimbal na balita noong Oktubre at Jess ay ang pang-hostage kay dating Senadora Laila Dilima sa loob mismo ng PNP Custodial Center sa Campo Grame. Nabatid na tatakas sana ang tatlong persons under police custody na nauwi sa pang-hostage kay Dilima, pero mabuti na lamang at naging maagap noon itong si Police Colonel Mark Vespez, ang hepe ng Headquarters Support Service, at nasagip ang Senadora mula sa hostage-taking incident. Mabilis lang na na-decision. Tapos nung humingi na siya ng bottled water, ay, ng tubig, nung sinabi kong Feliciano, malalaglag ito. So nag-attempt siya na hawakan yung baso. Nung nakita kong medyo na-expose na yung ibang katawan niya, doon ko na inilabas yung baril. Magkaraan ng insidente, mas minarapat ng detenidong senadora na manatili na lamang sa Custodial Facility ng PNP kahit pa inalok siya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na lumipat ng pasilidad. Bago naman matapos sa Oktubre, ay nanalasa itong si Bagyong Paeng sa Pilipinas. Nag-iwan ito na 164 na mga nasawi, nagkaramihan ay mula sa BARM, 270 ang nasaktan at umaabot sa 28 ang patuloy na nawawala. Nasa 7 billion pesos sa mana iniwang pinsala ng Bagyong Paeng sa agrikultura, habang sa imprasaktura ay sumampa sa mahigit sa 5 million ang pinsala kung saan umaabot sa 529 cities and municipalities ang nagdeklara ng state of calamity bunsod ng panlasa ng Bagyong Paeng. Ito ang DZXL Year End Report 2022, Radyoman Angel Ranquillo, Tatak Arimen.